morning, good 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 morning, Pilipinas! Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update tayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa atin magdesisyon. Ngayong nalalapit na ang eleksyon, heto na po tayo. Down to more than 2 weeks na lang. At talaga naman, nagkakagulo na po ang taong bayan kung sino kailang ihahalal ngayong darating na Mayo 9. Pero syempre, sa ating reaction photo, makakita po natin ang 6 na presidential ball. Ang ating photo reaction ay may president. At sino po kaya sa 6 na presidential ball natin ang mangunguna? Isang babae versus 5 lalaki. Yan. Magkakaalaman po tayo dito. Umpisahan po natin. Yan, syempre ang labor leader. Ito po ay sa manggagawa. Syempre, kilala nyo naman po yan. Si Caliodi Di Guzman. Yan. Although, sa mga survey, itong si Caliodi ay lagi pong naiiwan at lagi nasa uli. Subalit hindi po natin alam ang kanyang kapalaran ngayong darating na Mayo 9. Malay natin, di ba? Caliodi Di Guzman, baka ikaw na nga ang ating presidente. Yan. And syempre, nandyan din po ang ating matagal ng senador dito sa Pilipinas. Ilang beses na po siya nag-attempt bilang Pangulo ng Pilipinas, subalit hindi po siya nagwagi. This time kaya ay manalo na itong si Senator Ping Lacson. Yan. Although, nakita natin, nasa panglima po itong si Mr. Ping Lacson. Subalit marami rin naman siyang mga taga-suporta. Nakita natin yan, di ba? And nalaman din natin yung mga nangyari noon, Mikay, na pinapa-atras din pa si Ping Lacson ng kawan ng ibang kampo para hindi na tumuloy sa pagkapangulo. At syempre, nanawagan din dito si Lito Atienza na huwag nang sumali o umatras na ito si Ping Lacson sa pagkapangulo. Yan. And syempre, ang ating mga waray, kasamahan ng waray sa Jensen. Yan. Hindi natin matatawaran ang kanyang galing, hindi lamang dito sa Pilipinas, hanggang sa buong mundo, isang taong nagsumikap upang maging isang hero ng boxing. Yan. Nandyan po ang pambato ng General Santos, ang senador ng bayan. Money. Pacman. Pacquiao. Yan. Ito po ay nagsabi na subalit kung magkataon man na hilingin ng Panginoon sa kanya na siya'y umurong, kahit pa isang araw na lamang daw po ay siya'y uurong sa pagkapangulo. Yan. Si Manny Pacquiao po ay nasa 4th na pwesto. Yan, medyo malayo po talaga. At ito po ay sa ayon sa iba't ibang survey na nagalabasan na ginagawa dito sa Pilipinas. Di ba, Mikay? Mikay, mag-hello ka muna, Mikay. Yan. Si Mikay po aking inaak here. Katabi ko siya dito. And syempre, ang nag-aagawan po sa pangatlo, pangalawa at unang pwesto sa mga survey. Yan. At sa taong bayan, sa mga kalye survey, nandyan po si Madam Lenny Robredo. Yan. Siya po ay dating dilaw, naging pink na. Yan. So may nakita tayong caption kay Lenny Robredo na yung itlog na pula, pag biniak, dilaw pa rin ang laman. Diba? Yan po yung kay Lenny Robredo. Siya po yung may kulay ng roses ang bukas. At alam naman natin, siya ang kasalukuyang vice president ng bansa. At tinalo na niya si Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon sa 2016 national election. Ngayon kaya, mangyari pa ito o mangingibabaw pa rin ang unity team na bayan bangon muli ni Bongbong Marcos? And syempre, nagbabalik. Yan, alam naman natin, napakatagal na nagserbisyo publiko. Almost 2 dekada po ito na naging konsihal ng bayan hanggang vice mayor up
2. Yan, binangga po nila si dating Pangulong Estrada at Alfredo Lim. Ngayon, ang dami nang napagawa nitong si Mayor Isko dito sa Mahal Kong Maynila. Yan. Nangunguna po si Isko sa ibang survey. Pero syempre, nangunguna pa rin sa mas maraming survey naman. Ang kanyang katunggali nangunguna po ang walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kung saan, ang kanyang panawagan ay pagkakaisa. Yan. Unity. Kaya naman, sa lahat ng ating magiging pangulo, yan, sa anim na ito, may isa lamang po tayong susuportahan talaga after May 9. Kahit na ngayon, magkakaiba ang ating napupusuan. Siyempre, panagmamahal ka naman, diba? Iba-iba talaga. Pero ngayon, darating ng Mayo 9, isa lang ang ating pupulusuhan. Sino kaya sa anim na ito? Yan, kay Carl Yodi de Guzman, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Lenny Robredo, Isko Moreno, or Bongbong Marcos. Yan, ang ating photo caption ay My President. Yan, mga kapuso natin dyan, kapamilya, kapatid, mga kapitbahay, mga Marites, Marisol, sino ba ang ating napupusuan dyan na magiging pangulo ng ating bansa? May napili na ba kayo sa nalabit na pong mahigit 2 linggo na pagdesisyon? Yan. Mga papatsubs ko dyan, sa lahat ng ating subscribers, meron na ba tayong napusuan? May napili na ba tayong ating pangulo ngayong darating na Mayo? Yan. Sino po kaya ang mangingibabaw? Sino kaya ang mangunguna? Sino kaya ang maiiwan? Yan, naabangan po natin yan. Ang 10 magkakalaban po sa pagkapresidente, tanging isa lamang po ang pwedeng manalo. Wala pong tie ito. Talagang number 1. Sino kaya? Ito ba ay si Lenny Robredo, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Bongbong Marcos, Ping Lacson o si Carl Yodi? Sino, Mikay? Hindi pa makapag-desisyon si Mikay. Yan. And syempre, matili po tayo nakatutok sa aking YouTube channel. Yan. Para updated po kayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa atin mag-desisyon ngayong nalalapit na ang eleksyon. Pag nakita nyo po ako, i-share nun na ako. Yan. Like and share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga Messenger and Facebook. Para sama-sama tayong tumutok sa mga susunod na update ni Papa Chups TV. Keep safe!